Alright. Ooh, wow. Oh no, JNT, ayan na nga sinasabi ko. At sabay-sabay natin matignan. Welcome everyone, this is Vlogs of an Idol. My name is Joanne. For release Funko Friday, we'll be unboxing another mystery box from one of the most sought out and the most sulit mystery box sa buong bansa. And that is from Kiko Toys. I ordered this one from Shopee's 88 sale. They priced it at 1,187 and I only got it for 876 pesos because of Shopee Pay's voucher. Kaya every time na kapag mag-shopping kayo sa Shopee ay huwag niyong kakalimutan kumuha ng mga vouchers dahil sobrang laki na maititipid mo sa kanila. So yun, sobrang ganda ng ratings pagdating sa Kiko Toys dahil nga madalas ang nakukuha nila dito is sulit na sulit talaga for its price na 1,200. So mga pwede mo makuha dito sa mystery box na to ay dalawang pops, isang regular pop at isang exclusive stickered na pop. Meron yung chance na makakuha ka ng t-shirt, tas isa pang pop collectible, tas isang pop. Next one, pwede ka rin makakuha ng 2-pack ng mga Funko Pops. And lastly is yung mga grill, mga summer exclusive. Yun yung mga pwede mo makuha dito sa mystery box na to. So, sobrang sulit talaga. For sure, kung ano man makuha mo dito ay lagpas yan sa presyo na binayad mo. So, ayun, wala. Onti lang yung risk mula dito sa mystery box na to. At hindi tayo magkakaroon ng foul or disappointment na katulad na nakuha natin do sa past mystery box natin. Kasi, eh, grabe naman na kasi yun. Naka-apat ka na, puro common pa rin at ayun, parang waste of money lang talaga. Next time talaga hindi na talaga ako order dun kasi ayun nga. At ayun, ang daming hate na nakuha nung video na yun. Di ko alam, I just pointed out my opinion, my frustrations mula dun sa item na yun. I mean, karapatan ko rin yun at parang normal lang yun makakuha ng ganong klase ng feedback kasi syempre, hindi naman lahat mapiplease mo, diba? So ayun, parehas lang, ganun lang. So anyways, ayun, unbox na natin siya. So they ship it through JNT at nakita ko yung tracking page ng JNT at parang pinaikot-ikot niya lang yung package ko. Pumunta siya ng Taguig, Caloocan, tas ayun, ang gulo lang. Ewan ko. So ayun, buksan na natin siya. Hi! I really wish na sana naman, kahit papaano. Inside the packaging, naka-double layer ng bubble wrap ang Kiko Toys Mystery Box. Ayan, bago natin siya buksan, nakalimutan natin. Mag-alcohol tayo muna. Nahawakan ko pa yung mukha ko. Delikado. Wala na. Alright. First time ko lang rin mag-open ng mystery box from Kiko Toys. At tignan natin kung papasa ba sila sa taste natin. Wish ko lang, kung hindi man Latin line, sana mabilis lang siya yung mabenta. Siyempre, para mabalik yung binayad natin. Para walang sayang. Win-win parehas. Ang saya rin na nilagyan nila ng maraming bubble wrap. Ayan. Alright. Ooh! Wow! So, as you can see dito sa box, let's shake it. Parang feeling ko 2 pops siya. Ayan, makikita natin may onting dents na. Ay, ayan oh. Oh no. Oh no, JNT. Ayan na nga sinasabi ko. Meron silang malaking dent dyan. Naku po. Naku po. Oh no. Ramdam ko na parang damaged na yung pop sa loob nito. Oh, mahirapan tayo ibenta niya kapag damaged. Anyways, ayan. Lagot tayo kapag damaged yung pop. Alright. Para hindi ko makita. Ayoko rin kasi makita. Okay, 2 pops siya. Protector. At sabay-sabay natin matignan. Whoa! Oh no! Damage yung pop! Laki ng dent niya sabi ni. Nice! Sayang! The other one is a glow in the dark na Captain Marvel. So ayan, pareha silang stickered at grabe! Gulpi yung Naruto. Sayang! Damn! Ano ba yan, JNT? Ang mahirap pa dito, hindi natin yan pwede mabenta. I mean, sobrang baba ng value pag ibebenta. Ano ba yan? Malas naman. Minalas tayo. Kahit ilang beses nung nabubble wrap, na damage pa rin ng JNT. Ayun, sa nakuha natin, parang ice lang. For 800, tas 2 pops. Nakakadismaya lang talaga dahil nga may damage. Ang laki nung ano nyo. Ang laki nung crease. Sobrang hirap ibenta na ito. Oh well, wala, ganun talaga. Malas tayo ulit. So ayun, pati yung protector na damage, oh grabe. Sabi ni, alam ko na magkakaroon ng damage kasi grabe yung travel ng package ko. Talagang pinaikot-ikot siya. Parang sinuntok. Sinuntok ata. Am I satisfied with what I got? Of course not. Syempre, sino bang may gusto ng damage na box? We got 2 stickered pops, yung isa glow in the dark, yung isa anime exclusive Naruto for 876 sa tingin ko. Okay lang, so I would rate it about 5 over 10 kasi ayun eh, yung contents ng mystery box okay naman, though yung nangyari sa pop, syempre sino bang matutuwa sa ganito? I mean kahit sino namang collector hindi matutuwa dito, di ba? Medyo disappointing na naman ang nangyari. Anyway,
Anyways guys, yun ang unboxing natin. If you do like the content, be sure to subscribe and hit the notifications bell for you to get updated on every upload that I make. I do it weekly. Ayun, risk na rin, nakasama ng risk yun. Though parang sa nakikita ko sa mga reviews ng mystery box, ako pa lang yung naka-experience nung ganito. Wala, malas. Will I recommend anyone to buy? Para sa experience ko, I guess no. Kasi, ayan nga, damage yung pop. Kung hindi damage yung pop, I will recommend. Pero, ayan, nakatanggap kasi tayo ng damage pop. So, hindi siya highly recommendable na. So, ayan, this is my first experience to Kiko Toys Mystery Box. And, ayun, may disappointment pa rin. Kasi, sira yung box. Yun lang. See you sa next video. Bye-bye.